Alexa's POV. Nang makabalik ako sa kumpanya, hindi ko rin nagawa ng maayos ang trabaho ko. Inis na inis ako. Buti na lang hindi nagtagal dito si Leon nang ihatid niya ako. Nakipagkwentuhan lang siya sa akin saglit tungkol sa nangyari kanina tapos umalis na. May pupuntahan pa daw siya kaya iiwan na muna niya ako. Kanina pa rin natawag si Jovan pero hindi ko sinasagot kahit ang text nito. Nakasilent na rin ang cellphone ko dahil naririndi lalo ako. Hanggang sa mag-uwian ay bad mood pa rin ako. Nagpaalam lang ako sa sekretarya ko sa kadali-daling sumakay ng elevator. Gusto ko lang umuwi at makapagpahinga. Nakarating agad ako sa condo building, buti na lang wala pang heavy traffic, kung hindi mas lalo akong mababad trip. Bumaba agad ako sa kotse ko saka naglakad papasok. Habang lula ng elevator at nakatingala sa numerong nasa itaas ay napabuntong hininga ako. Hindi ko gustong bigat ng nararamdaman ko. Nang makarating sa tamang floor ay agad akong lumabas. Habang naglalakad sa hallway patungo sa aking unit, napatigil ako at kinabahan nang makita si Giovanna nakasandal sa pader ng unit ko. Nakayuko ito habang nakapumulsa sa kanyang slacks. Kung anong suot nito kanina nang makita ko siya sa restaurant ay yun pa rin ang suot-suot nito. Mukhang dito ito dumiretso galing sa opisina niya. Napansin ko rin magulong buhok nito. Shit, I told him not to come here. What if I'm with Leon? Eh di nalagot na? Baka makahalata na yun at masira na naman ang plano. I quickly walk towards him, then stop in front of him. Nagangat naman ito ng tingin sa akin. What are you doing here? I told you not to come here because Leon might see you. Hindi ko na napigilan ang sarili. Ramdam na ramdam sa boses ko ang inis. Why? Am I not allowed to see my wife? Don't worry, I made sure that the bastard wouldn't come here. Hindi kita ipapahamak. Walang kagana-gana ni tunturan. Halatang wala rin sa mood. Ay wow, gaya-gaya siya na wala sa mood. Imbis na sagutin ito ay mabilis kong binuksan ang pinto ng unit ko, saka siya hinila papasok sa loob. Baka may makakita pa sa kanya at makarating sa demonyong Leon. Malalagot talaga kami. Sinigurado kong nakadoble ang lock ng pinto bago siya hinarap. So, bakit ka pumunta rito? Matari kong tanong. Why are you not answering my calls and texts? Because you're with that bastard? Marinit ang tanong. Inilingan ko siya sa kanilagpasan. Dumiretso ako sa kusina, sa kanilapag sa countertop ang bag ko at kumuha ng baso para uminom ng tubig. Bakit hindi mo ako sinasagot, wife? Hindi ka rin nag-text sa akin na lalabas pala kayo ni Leon. Alam mo bang pakaramdam ko kanina nang makita kayong magkasa? Hindi na nito natuloy ang sinasabi ng pabagsak kong nilapag ang baso sa kasya galit na hinarap. Alam mong kasama sa plano natin yun para hindi siya makahalata. Ginagawa ko makisama sa kanya para magawa natin ng maayos ang lahat. Sa tingin mo kapag nakita niyang hawak ang cellphone ko, hindi magdududa si Leon? Think, Jovan, ano pong nangyayari sa'yo? Alam mong walang ibig sabihin ang pagsama-sama ko sa kanya at pakikipag-usap ng casual. Isa pa, bakit ikaw na nagagalit dito ha? Hindi ba't sa ating dalawa, ako dapat ang magalit sa'yo o mainis? Bad trip na nga ako, sinabayan pa talaga niya. Hindi naman ito nakaimik. Tama naman ako, diba? Bakit mo kasama ang babaeng yun? Bakit hindi ka nagsabi sa akin? Hindi lang yun, sinubuan ka pa niya ng pasta tapos kinain mo. Wow! Ngumiti-ngiti ka pa sa kanya kanina. Ang sweet-sweet niyo pa. Sinong hindi makakaramdam ng inis? Ako, abalang makipagplastikan kay Leon. Tapos makikita kitang nakikipaglandian sa babaeng yun? Wow! Bigla naman itong namutla at parang tinulos na kandila sa kinatatayuan. Ngumisi ako saka humalikip-kip. Guilty ka ngayon, Mr. Silverio? Akala mo hindi ko alam yon? Akala mo hindi ko nakitang kaharutan yung dalawa? Kitang-kita ng mga mata ko lahat? Akala ko business partner mo lang yon. Bakit may landian na nagaganap sa inyong dalawa kanina ha? Hindi ko na napigilan na sarili. Kanina pa ako nagpupuyo sa inis. Oo, nagsiselos ako. Hindi ko maati makita na may kasamang ibang babae si Jovan. Tapos ngingitian niya. Masakit sa dibdib, ang bigat-bigat sa damdamin. Feeling ko maagaw sa akin ang lalaking mahal ko. Inaamin ko naging tanga ako noon, nagpauto. Malaki rin ang naging kasalanan ko sa kanya. Pero kahit ganun ang nangyari, hindi pa rin nawala yung pagmamahal ko kay Jovan. Pinilit ko lang na itago sa kasaluksulukan ng puso ko. Dahil sa galit, but now that we're okay, na hindi ko itatago ng tunay na nararamdaman ko. Ibang Alexa na ako.
I'm sorry, wife. May dahilan din ako kaya pumayag ako sa lunch date na yun. Kinukuha kong loob nito. Mahina ko nitong paliwanag sa kahumakbang papalapit sa akin. So lunch date nga. Bumuntong hininga ito sa kakinuang isa kong kamay na nakahalukip-kip at dinila sa kanyang labi. What do you mean na kinukuha mong loob niya? Why? Nagtataka kong tanong. Nagangat siya ng tingin sa akin at pinakatitigan akong maigi bago sinagot ang tanong ko. I don't know, pero may napapansin kasi akong kahina-hinala kay Rona. May gusto kong kumpirmahin kaso nahihirapan ako dahil wala akong makuhang ebidensya. Kaya naisip kong mapalapit sa kanya. Nangunot ang noo ko. Baka naman napapansin niya ang pagiging santa-santita nito. Feeling ko nagbabalat kayo yung babaeng yun eh. Feeling ko lang, girl instinct, ganun. Pero baka mali lang ako at nasasabi ko mga ito dahil naiinis ako at nagsiselos. Kahina-hinala. Bakit? Ano bang napapansin mo sa babaeng yun? Hindi ba't matagal mo na siyang ka-business partner? Bakit ngayon mo lang naisipang mapalapit sa kanya? Totoo naman, bakit ngayon lang ata? Sa tagal na nakasamang babaeng yun, ngayon pa talaga niya naisipang makipaglapit? Weird. Hindi ko napapansin yun noon dahil busy ako sa paghahanap sa'yo. Ang isip at puso ko sa'yo nakafocus. Baliwala sa akin ang presensya ng babaeng yun noon. Nitong nakaraan ko lang napansin ang kakaibang kilos nito. May pakiramdam ako na kilala kong babae pero hindi ko masabi kung saan at kailan. May mga kilos siyang pamilyar sa akin. Isa pa minsan, naabutan ko siyang may kausap sa cellphone. Nabanggit niyang pangalan ko pero hindi ko na narinig ang iba dahil humina ang boses niya. May naghihila sa akin para kilalanin si Rona. Basta iba yung kutob ko. Yun ang dahilan kaya nakita mo kami magkasama. Walang ibang ibig sabihin yun. Sorry wife, if I got mad, I'm just jealous to see you with Leon. Mahaba niya ang paliwanag. Napabuntong hininga ako. Iba din talagang feeling ko sa babaeng yun. Siguro, hahayaan ko si Javi. Baka mamaya, traidor na naman yun sa kumpanya. Kumalma na rin ang pakiramdam ko. Okay na ako, narinig ng paliwanag niya. At least, may dahilan naman pala at hindi basta-bastang yaya lang tapos pumayag siya. Wife, malambing na tawag niya sa akin. Bago pa man ako makaimik ay kinabignan niya ako para yakapin. I miss you. Sorry sa inasta ko kanina. I'm just jealous. Are you still mad at me? I'm sorry. Bati na tayo, please? Please. Napangiti naman ako sa huli niyang sinabi. Para talaga siyang bata paminsan-minsan. Gumanti na ako ng yakap sa kanya. Ang dating Giovanna masungit, eritado, mayabang at palasigaw. Ngayon ay parang batang nakayakap sa akin. Hindi ko akalain na magiging ganito siya. Ang cute-cute lang kasi isa siyang mafia boss. Takot sa kanya lahat sa underground. Pero ngayon kung makayakap sa akin, akala mo mawawala ako at kung magsalita parang bata. Iba talagang nagagawa ng pag-ibig. Kayang palambutin ang dating pusong bato. Sa susunod, huwag ka magpapadala sa damdamin mo ha? Huwag na huwag ka rin agad pupunta rito sa kondo ko. Hindi pa tapos ang mission natin, dapat mag-ingat tayo. Kapag naging okay naman ang lahat, malaya na tayong gawin ang gusto natin. Konting tiis na lang, okay? Muling paalala ko sa kanya. Yes, wife. Pipigilan ko na sarili sa susunod. Mahina nitong sagot. Good. Isa pa, huwag ka sunod-sunod mag-text o tumawag sa akin. Lalo na kapag nasa labas ako dahil anumang oras kasama ko si Leon. Kapag nakauwi na ako doon, pwede na tayong mag-usap kahit papaano. Bumuntong hininga ito bago sumagot. Okay, sige, naiintindihan ko. Masaya akong umiti sa kama sinigpitan ng yakap sa kanya. Actually, miss na miss ko na rin siya, kaso kailangan magtiis eh. Nawala na yung mabigat sa dibdib ko. Okay na ulit ako. Lumayo ako sa yakap niya, saka siya nginitian ng malapad. You know what? Dahil nandito ka na rin naman. Dito ka na kumain ng dinner, magluluto ako. Nangislap naman ang mga mata nito saka ngumiti. That's a good idea, wife. Namimiss ko na rin ang luto mo. Alright then, magbibihis na muna ako para makapagluto na. Habang ikaw, doon ka muna sa sala at manood ng TV. Mabilis lang ang lulutuin kong pagkain natin. Okay. Sabay kaming lumabas ng kusina. Dumiretso siya sa couch habang ako sa kwarto para makapagpalit ng damit. Akala ko matutulog ako ngayon na may inis at mabigat ang dibdib. At least, gumawa pa rin ng paraan si Javi kahit na medyo alanganin ang ginawa niya. Pasalamat na lang talaga ako't wala si Leon, kaya walang problema. Kung hindi ay may stress na naman ako ng malala
at baka nagpupuyos pa rin ako sa inis ngayon. Sana maging maayos na ang lahat. Gusto ko nang makapagsimula kami nila James at maging isang masayang pamilya. Sa mga nakalipas na araw, napansin ko na tila abalang-abala si Leon. Bihira na rin kaming magkita ngayon. Ewan, pero kinakabahan ako sa kakaibang kinikilos niya. Parang tungkol sa underground ang pinagkakaabalahan nito. Gusto ko sanang may masagap na balita, kaso hindi na ito pala kwento ngayon. Parang nag-ibang lalaki sa nakalipas na araw. Gusto ko mang magtanong pero pinipigilan kong sarili dahil baka makahalata ito. Si Jovan din ay bibihiran tumawag at mag-text ngayon. Abala rin ito sa pagtulong kay Lolo para alamin kung sino ba talagang pumatay sa mga magulang niya. Malapit na raw sila sa katotohanan. Konting-konti na lang daw. Tumingin ako sa orasan na nakasabit sa wall dito sa sala. It's already 9 PM pero hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Siguro magbabasa muna ako ng email. At least mababawasan ang trabaho ko bukas. Tumayo na ako para magtungo sa aking kwarto para kunin ang laptop. Kinuha ko rin ang cellphone ko saka nilagay sa bulsa. Kinuha ko ng pakay ko saka lumabas ulit ng kwarto. Mas gusto kong sa sala magbasa ng emails. At least komportable ako makakasandal. Saktong sa paglabas ko ng kwarto, siyang may nag-doorbell naman. Napakunot ako ng noo dahil wala naman akong inaasahang bisita ngayon. Nilapag ko muna sa center table ang laptop at charger bago tinungo ang pinto. Sumilip ako sa peephole para alamin kung sino bang bibisita sa akin ng ganitong gabi na. Saka double check na rin mahirap na't baka. Ibang tao yun eh. Kaso, ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang makitang si Leon yun. Anong ginagawa niya dito? Gabi na ah. Saka bakit hindi siya nag-text sa akin na pupunta pala siya dito? Bakit biglaan? Muling tumunog ang doorbell kaya kinalma ko ng sarili. Tumikim rin ako bago binuksan ang pinto. Hey, bakit ang tagal mong buksan? Tulog ka na ba? Sorry kung naistorbo kita. Nakangiting bungad nito. Napansin ko may dala siyang paper bag sa medium size na mukhang pizza ata. Peki naman ako ngumiti sa kaumiling. Hindi pa naman, galing ako sa kwarto. Kinuha ko yung laptop ko. Actually, hindi talaga ako makatulog ngayon kaya naisipan ko sanang magbasa ng emails. Tara, pasok ka. Nilakihan kong bukas ng pinto. Thanks. Ganun ba? Sakto na may dala akong wine, pizza and chicken wings. Sabay taas niya ng hawak na paper bag at box. Pizza nga yung dala niya. Pagkapasok niya, sinara ko ng pinto. Dumiretso naman ito sa sala saka pinatong sa center table ang dalang pagkain. Nagtataka pa rin akong lumapit sa kanya saka nagsalita. You look happy. May maganda bang nangyayari? Nakangiti naman siyang bumaling sa akin. Yeah, I'm happy cause I got a successful work today. Join me to celebrate. Peki naman akong ngumiti. Ano naman kayang trabahong sinasabi niya? Halatang masayang masaya siya. Curious tuloy ako kung anong si-celebrate namin. Successful sa shipment ba o sa isang transaksyon? Or baka naman sa kumpanya? Sit down, Lexa. Join me. Sinunod ko naman ang gusto niya. Oh wait, can you help me prepare the food? Buksan mo nang dala kong pizza at chicken wings. Kukuha lang ako ng wine glass. Wait me here. Aalma pa sana ko kaso tumalikod na siya at dumiretso sa kusina. Bit-bit ang wine. Napaka-hyper niya ngayon. Bumuntong hininga na lang ako sa kaginawang inuutos niya. Binuksan kong pizza at chicken wings. Bigla ko natakam dahil paborito kong flavor ng pizza at chicken wings. Nagangat ako ng ulo nang maramdaman ang pagbalik ni Leon. Napakalapad ng ngiti niya. Lumapit siya sa akin sa kainabot ang isang wine glass na may laman na. Kinuha ko naman yun sa kanya saka sumimsim doon. Wow, this wine is his favorite, one of the expensive ones. Mas lalo naman itong napangiti saka sumimsim din sa kanyang wine, saka umupo sa katapat kong upuan. Yumuko siya para kumuha ng chicken, saka kinain yun. Try this one, Lexa. This is nice. Alam ko magugustuhan mong lasa nito. Alok niya sa chicken wings na kinakain. Kumuha rin ako ng isa saka kumain. Nagsimula na magkwento si Leon. Sobrang saya niya. Napaparami na rin ang inom niya sa wine at ganun din ako. Maya-maya pa, naramdaman kong pag-vibrate ng cellphone ko. Siguradong si Jovan ang natawag. Good thing, nakasilent ang cellphone ko kung hindi magtataka si Leon kung sino ang tumatawag sa akin ng ganitong oras. Akala ko titigilan ang tawag, pero hindi. Kada mawawalang vibrate nito ay masusundan agad.
Bigla kong kinabahan. Hindi kaya emergency to? Maybe. Hindi naman mangungulit ng ganito si Jovan. Pwera na lang kapag hindi kami okay. Isa pa, sinabihan ko na siya about this. Why, Lexa? May problema ba? Nagulat ako ng bahagya siyang biglang nagtanong si Leon. Jeez, baka mahalata niya. Wala. Nabusog lang ako na sobra. Ang dami kong nakain eh. Pagdadahilan ko na totoo din naman. Halata nga. Sabi ko na't magugustuhan mong mga yan. Anyway, kamusta pala si James at Mia? Kailan ang balik nila? Napalunok ako. Oo nga pala. Isa pa yung siniisip ko. Hindi ko alam kung anong idadahilan sa kanya. Hindi naman nababalik doon si James at Mia. Siguro sa isang araw, nag-e-enjoy si James sa pinuntahan nila ni Mia. Knowing that kid, bibihira lang namang lumabas ng bahay kaya ngayon sinusulit. Tumangutango naman ito. Gosh, konti na lang Alexa. Konting tiis na lang sa pagpapanggap. Oh God, hindi pa rin tumitigil ang pag-vibrate ng phone ko. Hindi ata titigil si Javi hanggang hindi ko sinasagot ang tawag niya. Nilago kong laman ng wine, saka ko kinuha ang laptop at charger na nasa gilid ko. Excuse me muna, Leon. Babalik ko lang itong laptop sa kwarto. Magsi-CR din muna ako. Okay ka lang naman dito, hindi ba? Nakangiti naman itong tumango. Sure, sure. Go ahead. Tumango ako saka nagmamadaling pumunta sa kwarto at sinarado yon. Dali-dali ko nilapag sa kamang laptop tapos dumiretso sa terasa ng kwarto. Sinarado ko rin agad ang sliding door saka kinuha cellphone kong walang tigil sa pag-vibrate mula kanina. Nang tingnan kong caller, hindi nga ako nagkamali. It's Jovan. Namatay ang tawag at saktong nakita ko sa screen ang text niya. Biglang kumabog ng mabilis ang puso ko sa nabasa. Wife, answer your phone. It's emergency. Nang muling mag-vibrate ang cellphone ko, agad-agad ko na sinagot ang tawag. Hello, Javi. Oh God, finally you answer your phone. Where are you now, wife? Sa kondo ko, bakit? Ano bang sinasabi mong emergency? Walang pag-aalinlangan kong tanong. Narinig kong buntong hininga nito sa kabilang linya. Narinig ko rin ang pagsarado ng pinto ng kotse. Wait, where are you? Nasa sasakyan ka ba? Nagtataka kong tanong. Anong oras na ah? Saan pa siya pupunta? Dapat nagpapahinga na siya ng ganitong oras. I will go there and take you to the mansion. What? Ang kaninang bilis ng tibok ng puso ko ay dumoble. Gosh, wag niyang sabihin na may nangyari kay James. Wait, ano bang nangyayari? Bakit ako pupunta sa mansyon? Can you explain to me? Ano bang emergency yung sinasabi mo? This is about James? Sunod-sunod kong tanong, kabadong-kabado na ako. No, no, our son is okay. Dadalhin kita sa mansyon para sa kaligtasan mo. What? Why? Can you be direct to the point? Medyo naiinis na ako dahil hindi ko maintindihan ang nangyayari. Narinig ko na naman ang pagbuntang hininga niya. Tila siya nagpipigil ng emosyon o galit. Listen to me, wife. Kilala na namin kung sino pumatay sa mga magulang ko. Kumpirmadong hindi basta-basta ang car accident ang nangyari. Napasa po ako sa dibdib ko. Oh my gosh, kilala na nila? Then who? Sinong pumatay sa magulang niyo? Hindi agad nakapagsalita si Javi. Mas lalo akong kinakabahan. Hindi ako mapakali. Diyos ko, sinong salarin? Si Leon Alonso, ang lalaking matagal ko ng pinaghihinalaan. Pagkarinig ko sa sinabi ni Javi ay tila ako kinapos sa paghinga. Napahawak din ako sa railings. Nakaramdam ako ng pagkahilo at palalabo ng mga mata. Si Leon, are you sure about that? Mahina kong tanong bago umiling-iling dahil lumalalang panlalabo ng mga mata ko. God, what is happening to me? Yes, that's why susunduin na kita dyan. Siguradong kikilos na lalaking yan ngayon. He's here. Nasa sala siya at umiinom kami ng wine. Putol ko sa sinasabi niya. What? Shit! Kailangan mo umalis dyan, wife. Wait me there. Akma ko magsasalita ng tumiding nararamdaman kong hilo. Napaluhod na ako at mas lumabo ang paningin. Wife, shit! Bakit ako nahihilo ng ganito kalala? Wine lang naman ang... Napatigil ako saglit at may na-realize. Shit, the food and the wine. Oh God, ang masayang aura ni Leon ng celebration na sinasabi niya. This is set up. Nabitawan ko nang natuluyan ang aking cellphone nang hindi ko na kinaya ang hilo. Bumagsak ako sa sahig at nalalabo ang paningin. Narinig kong pagbukas ng sliding door. Kahit hirap na hirap, pilit kong inaabot ang cellphone kaso ibang mga kamay na ang kumuha doon.
Naulinagan ko si Leon na nakangising nakatingin sa akin. Akala nyo ba talaga hindi ko malalaman ng mga plano nyo? Anong tingin nyo sa akin, tanga? Hindi nyo alam, pinapaikot ko na kayo sa sarili nyong laro. Marinitong turan. Shit, hinyo. Hello, King. Yeah, it's me. You underestimate me too much. Kamusta ang larong binuo nyo? Ako nang tumapos. Naboboring na ako eh. Kaya pala, ngayon naiintindihan ko na. Kaya pala kakaibang kilos niya at hindi na siya nagkakwento sa akin. Akala niyo ba mapapaikot niyo ako? Let's see, Jovan Silverio. Tignan natin kung makikita mo pa si Alexa. Dahil ilalayo ko siya sa'yo. Hinding-hindi ako makapapayag na mapunta sa yung babaeng una ko ring minahal. Sad, right? Mortal tayong magkaaway. Pero iisa lang ang babaeng mahal natin. Easy. Anong pakiramdam? Oh wow, congratulations. After so many years, nalaman mo rin na akong pumatay sa mga magulang mo. At ngayon ang agaw naman sa asawa mo. Napakatanga mo nga eh. Inabot ng taon bago mo nakumpirma na akong salarin. Hindi kita hayaang sumaya, Silverio. Go, kumahanap mo kami. Good luck to you. Goodbye. Hinagis kong saan ni Leon ang cellphone ko pagkatapos niya makausap si Javi. Naramdaman kong pagbuhat niya sa akin saka pagpasok sa kwarto. Akala ko ibababa niya ako sa kama pero nagtuloy-tuloy ang lakad nito. Gusto ko siyang itulak pero sobra ng panghihina ng katawan ko. Wala na akong lakas. Saan niya ako dadalhin? From now on, you are mine, Lexa. Wala nang magagawa si Jovan. Malamig niyang turan. Pagkatapos niya sabihin yun ay tuluyan na akong hinatak ng kadiliman. Dahan-dahan ko minulat ang mga mata, sumalubong sa akin ang sariling refleksyon sa kisaming salamin. Nalaki ang mga mata ko saka napabalikwas ng bangon. Napasapo agad ako sa aking ulo dahil sobrang sakit noon. Medyo nahihilo pa rin ako. Dang, bakit ganito kasakit ang ulo ko? Hanggang sa unti-unti kong maalalang lahat, si Leon. Saan niya ako dinala? Nasaan ako ngayon? You're finally awake? Napaangat ako ng mukha ng marinigang malalim na boses na nagsalita sa gilid. Nalaki ang mga mata ko nang makitang presenteng nakaupo sa couch si Leon habang nasa dibdib mga kamay at nakadikwatrong mga paa. Napansin ko isang bote ng alak sa gilid nito na ubos na. Eat your breakfast, then mag-asikaso ka na. The chopper will arrive anytime, now to take us to the airport. It is better that we travel in the air so that your husband does not interfere with us. Seryoso nitong turan saka tumayo at humakbang patungo sa akin. Wala sa sariling umatras ako na siyang kinataas ng gilid ng kanyang labi. Scared? Don't be, dahil hindi kita sasaktan. Where are you taking me? Mahina akong tanong. Sa ibang bansa, lalayo tayo. Sa hindi tayo mahahanap ni Jovan. Umiling ako. No, hindi ako sasama sa'yo, Leon. Kaya tigilan mo na ako. Sigaw ko kahit masakit ang ulo ko. Nagawa ko makipagtitigan sa kanya. Hindi ako makakapayag na ilayo niya ulit ako sa asawa ko. Why, Lexa? Dahil ba sa asawa mo? Bakit halos lahat kayo bilib na bilib sa hayop na lalaking yun? Ano bang meron sa kanya na wala sa akin, ha? Halos parehas lang naman kami ni Jovan. Hindi. Magkaiba kayo ng asawa ko. Hindi kayo magkaparehas dahil ang asawa ko ang pumatay lang ay masasamang tao. Pero ikaw, pinapatay mo kahit inosenteng tao. Huwag mo ikumparang sarili mo sa kanya. Kahit sabihin na mafia boss ang asawa ko, may natitira pa rin kabutihan sa puso niya. Kaya huwag mo ikukumparang sarili mo kay Jovan dahil walang wala ka sa kalingkingan niya. Kitang-kita kong pagdidilim ng mukha niya. Napalunok ako dahil kakaibang nakikita kong Leon sa aking harap para siyang halimaw na unti-unting pinapakita ang totoong anyo. Husband, ha? Akala ko kakampi kita, Lexa. Minahal kita. Binigay lahat ng gusto mo para sa paghihiganti mo kay Jovan. Pero anong ginawa mo? Tinrider mo ko? Napakapit ako dahil sa nakakatakot nitong boses. Bakit, Lexa? Sa nakalipas na 6 na taon, bakit hindi mo ko nagawang mahalin? Bakit? Napalunok ako nang sumampa siya sa kama. Namumulang kanyang mga mata at kitang-kitang ugat sa kanyang leeg. Galit talaga siya. Answer me! Bakit? Bakit hindi mo magawang kalimutan si Jovan? Bakit siya pa rin? Ginawa ko naman ang lahat para sa'yo. Pero itong binalik mo sa akin? Akala ko ikaw ang magiging kakampi ko at makakaintindi sa akin. Pero hindi pala?
Iniwan mo rin ako't sumama kay Jovan. Napailing na lang ako. Nababaliw na siya. Kung magsalita siya, parang wala siyang ginawa sa amin ni Jovan. Stop, Leon. In the first place, malaking kasalanan mo sa akin. Ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng mama ko. Papaano ako magkakagusto sa lalaking dahilan ng pagkawala ng ina ko? Pati ang magulang ni Jovan, pinatay mo. Paano mo nasisikmura yun, ha? Nagsinungaling ka sa akin. Ikaw ang dahilan kung bakit ko kinamuhian ang asawa ko. Ikaw ang dahilan ng lahat. Napakasama mo! Napatigil naman ito sa paglapit sa akin. Hindi niya ata inaasahan na lalabas lahat yun sa aking bibig. Kinuha ko naman pagkakataon yun para mas umatras hanggang sa tumama na ako sa headboard ng kama. Nagulat ako na bigla siyang humalaka. Tapos nalilisik ang mga matang tumingin sa akin. All my plans were ruined because of your husband. It was my wrong decision to come back here to Manila. Sana pala tinago na lang kita sa Palawan. At least, nasa akin pa rin ang attention mo. Ako pa rin ang asikasuhin mo't pagluluto. Hindi ko akalain na makakagawa agad ng hakbang ang gagong Jovan na yun. Nasabi niya agad sa iyong katotohanan? Well, matagal ko namang alam na nagkaayos kayo. Hinayaan ko lang kayo sa laro na ginagawa niyo. Tingin niyo ba? Ganun ako katanga na hindi malaman na nakikita kayo sa kondo kahit nasa Malaysia ako? No, Alexa. Masyado niyo akong minaliit. Alam na alam kong lahat. About to your mother, wala akong balak na patayin ang mama mo. Kaso kailangan kong gawin para masagawa ko ng maayos ang plano ko. I'm sorry sa nagawa ko sa mama mo. But believe me, Alexa, my feelings for you are real. Just come with me and choose me. I leave the underground. Hahayaan ko na yun kay Jovan. Magbabago ako para sa'yo. Desperado nitong turan. Kung kanina'y nababaliw itong tumatawa at nakakatakot ang aura, ngayon naman ay para itong kawawang kawawa. Napakabilis niyang magpalit ng mood. He is sick. Umiling ako. Kahit nasabihin niya sa akin ng mga salitang ito, hindi na ako magpapauto at matadala sa mga salitaan niya. Natuto na ako sa ginawa niya sa akin. Isa pa, hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya sa mama ko. Kagagwa ng sinabi niyang hindi niya balak idamay si mama, pero pinatay pa rin niya. Walang kapatawaran ang ginawa niya sa mama ko at magulang ni Jovan. Nang dahil sa kanya, naulila ng lubos si Eliza, lumaking walang magulang na gumagabay. No, hindi ako sasama sa'yo. Paano ako magtitiwala sa kagaya mong demonyo? Isang mamamatay tao, walang puso at kaluluwa. Hindi ko iiwan ang asawa ko dahil siyang mahal ko. Patayin mo na lang ako kaysa sumama ako sa'yo. Ang mahinahong itsura nito ay napalitan ng nakakatakot na itsura. Ngumisi ito na siyang kinataas ng balahibo ko sa buong katawan. Napatili ako na bigla niyang dinakma ang paa ko at hinila palapit sa kanya. Nagpapalag ako pero walang-wala ang lakas ko sa lakas niya. Dumagan ito sa akin habang maladimonyong nakangisi. Kung ganun ang desisyon mo, wala na akong ibang choice kung hindi gawin to. Ayong madaan sa magandang usapan, edi idaan natin sa dahas. I'll make you pregnant so you can't go back to Jovan. Nanlaki ang mga mata ko't nakaramdam na ng takot. No, hindi ako papayag na magalaw niya ako. Nagpumiglas ako. Pinaghahampas ko siya pero hinuli niya ang dalawang kamay ko at tinaas sa aking ulo. Don't do this to me, Leon. Huwag mo nang dagdagan ang kasalanan mo sa akin. Naiiyak kong turan. Gusto ko mang tapangan ng boses pero hindi ko magawa. Naaamoy ko rin ang alak sa kanya. Lasing siya. Natatakot na ako. Papaano kung magawa niyang binabalak? Wala akong mukhang maiyaharap sa asawa ko. Ikaw may gusto nito, Alexa. Binigyan mo ko ng dahilan para gawin to. Hindi kita madaan sa magandang usapan, di ba? Then magtiis ka. Nangingilid ang luha kong maramdaman ng kanyang kamay sa aking hita, pagabang sa aking tiyan, patungo sa dibdib ko. Please, Leon, tigilan mo ng kahibangang ito. Shut up. You know what? Matagal ko nang inaasam na mahawakan at matikman ka. Pigil na pigil ako sa aking sarili pero ngayon, wala na makakapigil pa sa akin. Mapapasakin ka ngayon. Bigla siyang sumubsob sa leeg ko. Para siyang mabangis na tigre habang dinidilaan ang aking leeg. Tuluyan na ngang tumulang mga luha ko. Leon, tigilan mo na to! Muli kong hiyaw. Saka pumalag pero impit akong napaungol nang sikmuraan niya ako. Tuluyan ako nawala ng lakas. Manahimik ka na, Alexa, para hindi ka masaktan. Magugustuhan mo rin naman ang gagawin ko sa'yo. Masihigitan kong ginagawa sa'yong pagpapaligaya ng asawa mo.
Pagkatapos niyang sabihin yun ay mapangas niyang nilamas ang isang dibdib ko. Sa kabinaon ulit ang muka sa aking leeg para halikan. Napaiyak na talaga ako. Hayop ka, Leon! Binababoy mo ko! Oras na makawala ko dito. Sisiguraduhin kong papatayin kita! Hinding-hindi ko palalagpasin ang ginawa mo sa akin. Nandidiri ako. Pakaramdam ko'y masusuka ako sa bawat halik na ginagawad niya sa aking balat. Mas lalo ko naiyak na maramdam ang pababa na sa aking dibdib ang mga labi nito. No, madali lang niyang magagawa ito dahil nakasuot ako ng silk sleepwear. Unti-unti na akong nanghihina at nawawala ng pag-asa, lalo na nang malis niya ng una at pangalawang botones ng suot kong pantulog. No, hindi dapat ako mawala ng pag-asa. Hindi dapat ako panghinaan ng loob. Kailangan ko makaalis dito. Think, Alexa. Hindi pwedeng magawa ng demonyong itong kababuyan na ito sa akin. Kinalma ko saglit ang sarili sa kakumuha ng lakas. Sobra akong nanghihina, isama pang kirot ng ulo ko. Pero hindi ko muna dapat indahin ang mga yon. Kailangang makatakas ako sa demonyong ito. Nang mabawi ko ng konting lakas ko, inipon ko yon at ubod lakas na hinilang mga kamay ko sa kanyang hawak, saka tinulak siya palayo sa akin. Matagumpay ko naman nagawa yon. Gulat na gulat siya. Akma niya ulit akong kakabigin na mabilis akong gumulong pakanan, saka malakas na sinipa ang kanyang alaga. Napahiga ito sa kama at namilipit sa sakit. Ah! Hayop ka, Alexa! Ah, sakit! Ang alaga ko! Humanda ka sa akin! Pagbabayaran mong ginawa mo sa akin! Sisiguraduhin kong mabubuntis talaga kita! Mabilis akong tumayo at nanakbo palabas ng kwartong yun. Binalik ko sa pagkakabotones ang suot kong pantulog. Hayop ka, Leon! Napakademonyo mo! Napamura ako sa aking isip na salubungin ako ng dalawang lalaki. Wala akong nagawa kung hindi kalabanin sila. Nang mapatulog kong mga ito ay mabilis na akong bumaba ng hagdan. Salamat dahil wala nang ibang sumalubong sa akin na tauhan ni Leon. Nabuhayin ako ng loob nang makarating sa baba at makita ang main door. Finally, makakatakas na rin ako. Tumakbo ako. Malapit na ako sa pinto ng mapatili at mabilis na napaatras. Dalawang sunod-sunod na putok ng baril na tumama sa sahigang nagpatigil sa akin. Nang lumingon ako sa gilid ay may isang lalaki doon na nakatutok sa akin ang baril. Ano ang mangyayari ngayong alam na ni Leon ang plano ni Alex at Jovan sa kanya? Magawa pa kaya niyang makatakas? Mailigtas kaya si Alexa ni Jovan? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.